Programa mula Lunes hanggang Linggo, aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWTL. The preceding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules. Kontra Pelo, ang tambalan ng dalawang tanyag na kolumnista sa tabloid. Ngayon, nasa radyo na. Kontra Pelo, magkasalungat ng opinyon sa una. Subalit, sa dulo ay nagkakasundutin sa mga isyong pinag-uusapan. Yan, sina Pablo Reclamador Hernandez at Dani Balasador Mario. Lunes, Miyerkules at Biyernes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga. Sabayang mapapanood at mapapakinggan sa DWTL 1242 Facebook Live Streaming at Radio DWTL 1242. Pablo Reclamador Hernandez at Dani Balasador Mario. Kontra Pelo, ang programang maghahatid sa inyo ng napapanahong isyu, may init na balita, opinyon at komentaryo. Pablo Reclamador Hernandez at Dani Balasador Mario. Kontra Pelo sa DWTL 1242. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Gising na, bangun na, bangun na. Kontrapelo na sa DWBL. Ito po ang inyong lingkod, si Dani Balasador Mario. Happy, happy morning! Pare ko! Magandang umaga sa ating lahat ng mga tagapakinig dito sa ating programang Kontrapelo sa DWBL 1242. Pablo Reclamador Hernandez po. Okay, pare. Okay, pare. Pare, DDS ka ba? Ha? Ano? Pare, DDS ka ba? DDS? Duterte diehard supporter ka ba? Hindi, paborito ko to, pare. Nabili ko to sa ukay-ukay. Nabili ko sa ukay-ukay. Hindi. Matagal na to, matagal na. Oh. Bakit? Ganun ba? Pares tayo ng ka-checkered ah. Okay. Pare, check-in tayo. Kaya ko nakatanong pare na DDS ka ba? Kasi may good news sa mga DDS. Ha? Oo nga, pare, bumubulaga. Yan, yung, ano, ha? Oo, oh, bumulaga ito si Pampanga Congressman Mikey Arroyo na hinihirit pare. No election. Ha? No election sa 2022. Ha? Na, nais lang natin pare nga natatakot daw kasi yung mga natatakot daw yung mga kadistrito niya sa kanya nasasakupan sa Pampanga na bumoto dahil nga daw na bumoto sa darating na 2022 presidential election at local election na baka daw magkahawa-hawaan ng virus. Yun. Yun ang kanyang hinirit. Hinirit niya yan pare sa mga taga-Comelec. Sa budget hearing. Commission election. No? Okay. Oo, hinirit niya sa mga taga-Comelec. Pare! Sandali lang, pare. Sandali lang, pare. Political history to eh. Kasaysayan ng politik eh. Kanino ba anak tong siya, no? Kanino ba anak ni si Juan Miguel Arroyo? Kanino anak? Kanino ba ito, anak? Eh, siyempre, kay dating presidente Gloria Macapagal Arroyo. Ayun! Ha? Eh, Gloria Macapagal Arroyo? Sino ba si Gloria Macapagal Arroyo? Best friend yan ni Tatay Bigong? Best friend? Ha? Ay, hindi best friend yan, pare. Ang bakit, alam ko dyan, nung araw na presidente, si GMA, ay isa sa tao niya yan. Ha? Tao siya yan. Ang nagbigay ng... Sa Southern Mindanao, sa Mindanao, inappoint niya yan eh.
si bukod mayor yan, mayor ng Davao. Mayor, bukod doon. Mayor. Oh, bukod inapot niya yan sa Southern Mindanao Development committee, no? Nasa Southern Mindanao. Nagkaroon ng isang posisyon yan si Presidente Duterte nung mayor pa siya nung panahon ni Gloria Macapagal-Arroyo, no? Okay. Sabihin na natin na ang tawag nga ni Presidente Duterte diyan kay Gloria Macapagal-Arroyo ay ma'am. Ha? Ma'am. At bukod diyan pare, Hanggang ngayon, ma'am. At bukod diyan pare, kung matatandaan mo, nung nagkudita sa Kongreso, nung nagkaroon ng kudita sa Kongreso pare. Alvarez. Pinatalsik yan pare. Ang gumalo dyan pare si si Mayor Sara Duterte. Kaya naging Mayor speaker. Kaya naging speaker si Gloria, si Madam Gloria. Ngayon pare. Ngayon. Ang bottom line nito pare. Parang bubuyog itong pamilya Arroyo kay Pangulong Duterte. Malakas ang bulong nito, pare. Malakas bumulong yan. Hindi na, pare, mukhang planado eh. Planado yan. Ang tingin natin dyan, planado. At gusto lang natin na ipabatid sa mga nagsusulong ng no election sa 2022 ay tayo ay hindi tayo DDS. Okay, gusto natin bumoto. Gusto natin bumoto. May election. Dapat may election. Di ba? Dapat may election sa 2022 presidential, national at local election. Karapatan natin. Mababaw ito. Pare, napakababaw. Napakababaw ng dahilan nitong si congressman na Juan Miguel Arroyo, napakababaw ng dahilan. Dahil daw sa pandemic, marami daw hindi makakapagparehistro. Malabo yung katwiran na yan, yung dahil sa pandemic, ay marami hindi makakapagparehistro sa halalan. Kaya inire-request nito, inilalabi nito na no election sa 2022. At hindi lang yan, pare. Yung nagtataka din naman dito sa ilang mga kongresista, no? Sabihin na natin itong si Northern Samar Congressman Paul Daza, no? Pare, liberal party yan eh. No? Pero sa pahiwatig niya sa kanyang salita ay parang pabor din to sa no election. Ha? Kasi ang sabi niya ay ngayon sabi niya kasi ay baka daw kung magkakaroon ng eleksyon, lamang na lamang daw na raw yung mga nakaupo. At bukod doon, kasi daw di raw makakapangampanya yung mga bagito, di gano'ng makakapangampanya. At pangalawa, at baka konti lang daw ang bumoto. Baka konti lang daw bumoto. Wala man siya sinasabing pabor siya sa no election. Pero sa tema ng kanyang salita, mukhang gusto rin niyang walang eleksyon sa 2022. Pero tandaan niyo, may bubulong. Magkano kaya halaga ng prinsipyo? Yung prinsipyo ba yan? karapatan natin lahat yan. Kaya hindi pwedeng no eleksyon sa 2022. Ngayon, ang sabi ng COMELEC, ay wala raw sa kanila yung kapangyarihan. Ang nasa kapangyarihan daw ng no election ay ang Kongreso at mismo ang presidente. Yan ang mahirap. Pero pare, unconstitutional yan, pare. Unconstitutional yan dahil nakatakda na yan, nasa kalendaryo ng Commission on Election yan, na magpatupad ng halalan sa darating na 2022 election. Unconstitutional kapag yan ay binali ng Kongreso. Ibig sabihin,
dagdagan ng pork barrel. Okay, sige pare. Grabe. Nako po, itong mga kongresista natin ha. Bagay, no? Nasa constitution yan. Kaya lang, pare, kung matatandaan mo ha, tatlong beses pinapon ang barangay election. Barangay election, tatlo. Nasa constitution din yan na kada tatlong taon dapat may election. Pero sa panahon ni Presidente Duterte, sa pamamagitan ng Kongreso at ng Senado, kita mo naman ha, tatlong beses walang naganap na barangay election. Naalisan ng karapatan ang mga mamamayan o mga taga-barangay. Na pumili. Yun, ng mga opisyali sa kanilang mga barangay. Ganun yun eh. Kaya, ano ba ibig sabihin sa Kongreso? Di ba, mambabatas? Mambabatas. Pwede ngayon, pagka binali nila ang konstitusyon ng Pilipinas, ang tawag sila ngayon, mambabastos sa Kongreso. Mambabastos, hindi na sila mambabatas. Pero yung tatlong barangay election na pinasko nila. Pagbaliwala na yung sa konstitusyon. Pambabastos yun. Kaya ito pare, medyo nakakapangamba talaga to ha. Kapag may gumalaw sa, ayan, gumagalaw na ha, si Juan. Si Juan Miguel Arroyo ng Pampanga ay nagpahiwatig na yan pare. Kapag may nagsulong yan, ako po, no? Hindi naman katanggap-tanggap yun. At si Atty. Makalintal kanina sa mga interview, narinig din natin. Tulad din nung sinabi niya nung nakaraang issue tungkol sa postponement ng barangay election, sabi niya noon, pare, alam mo naman 'yan eh, ha? Labag sa konstitusyon. Labag talaga. Pero may nangyari ba? Tatlong beses nangyari. Na napagpaliban ang halalan. Ganun 'yon. Kaya nga kita mo, pare, ha? Tabi-tabi naman ha, wala naman tayo pinatatamaan, bato-bato sa langit. Dahil diyan sa magagaling na mambabastos sa Kongreso, mga mambabastos, mga mambabatas. Walumpong congressman tinamaan sa kanila ng COVID. Mga buwisit eh. Ha? Ginagago nilang taong bayan, binabastos nilang karapatan. Ang nag-iisang karapatan ng bawat Pilipino ang maghalal at pumili ng magiging leader ng ating ng ating bansa. Binabastos nila yan, pare. Maliwanag. Hoy, buboy, tubig nga. Maliwanag yan, ha. At kaya nga anong dahilan? Anong dahilan at nagsusulong sila ng ganyan para manatili sila sa pwesto? Bakit? Takot sila, pare, ha. Takot sila, pare, dahil alam nila maraming nagalit doon sa ginawa nilang pag-kill sa praktisa ng APS-CBN. Kabilang yun si Mikey Arroyo sa mga bumoto na i-kill ang prangkisa ng ABS-CBN. Kaya takot sila, alam nila yan. Ha? Alam nila yan na may paglalagyan sila sa darating na 2022 election. Kaya yan, gumagawa sila ngayon ng mga paraan na hanggat maaari ay huwag magkaroon ng halalan. At ang dinadahilan nga ay itong pandemic 'yon, pare. Ako naman problema ako rito sa salamin ko ngayon. Bakit alam mo pare, kaya nagpapawis pare? No? O bakit? Kanina pa ako nabibisit sa issue na 'yan No? Oo, talagang nakaka-high blood. Bakit? Siguro bukod nga doon pare, 'di ba? Kung alam nila na silang mga nasa administrasyon taglit talaga sa itong darating na 2022. Alam na nila yung presidential election. Alam nila yan. Pare, nakita ng taong bayan kung ano ang mga pinaggagawa ng gobyerno sa panahon ng pandemic. Nakita nila yung kapabayaan, walang kakayanan. Kaya nga sila pinupuna ni Vice President Lenny Robredo, no? Kinakatwiran ni presidential spokesman Harry Roque, Quezio
Inahamon pa si VP Lenny Robredo na gumawa doon ng solusyon sa COVID-19 nang walang bakuna at gamot. Uh-huh. Dahil sa paniniwala nila, pare, ay hindi kayang pigilin ang ang pananalasa ng COVID-19 sa bansa hanggat walang bakuna at gamot. Imali sila dyan. Sino pa pala sila ni Bipilieni ng mga detalye? No? Okay. Tulad pare dito. Ito pare, ito yung mga bansa. No? Ang daming bansa pare na bumagal o napigil yung paglaganap ng virus sa kanilang mga bansa. Ang Taiwan, Thailand, Laos, Cambodia, Vietnam, halo-halo na to, no? At maging yung China, pare, na pinagbulan ng COVID. Itong virus na to. Oo. Talagang napigil nila ang paglaganap ng virus sa kanilang bansa. Marami, pare, kung babasahin natin lahat to, ay abutin ka ng siyam-siyam, no? Pero dito, pare, pang 69 ang ating bansa. Sa alos kulelat, eh. No? So, bakit? Number one tayo sa Southeast Asia na may pinakamaraming may virus. Tuwan-tuwa sila ron. Number one tayo. Oo, hindi natin nais natin paalam sa mga DDS, ha? Itong COVID-19 pandemic, ito po ay hindi ano to, eh, hindi to paligsahan, no? Huwag kayo maging masyadong proud sa gobyerno, ha? Sa ginagawang mga aksyon, no? Kasi talaga namang sablay, ha? Number one tayo sa Southeast Asia sa may pinakamaraming may virus at rank number 21 sa buong mundo. Na may pinakaraming tinamaan ng COVID-19. Okay. Kaya yan, pare, isa sa issue yan. Maraming nagutom, maraming naghirap, maraming kumpanya nagsara, maraming nawala ng trabaho. Ang isip, matutuwa ba yung mga yan sa gobyerno? Pare, may kanta dyan, pare. So, Politikong nangupit sa panahon ng mga krisis sa eleksyon. Huwag niyong ihahalal kung gusto niyong mabago sistema sa gobyerno. Huwag tayong maglukluk ng dorobo. Ayos, tama yan, pare, di ba? Hindi, yan yung mga issue, eh. Patay yung mga issue. Sa 2022. Kasi siguro mga issue nakikita nila, no? Na maraming nagalit sa pagpapasara sa ABS-CBN. Walang paglabag yan na nagawa yan. Mismong yung mga ahensya na ng gobyerno nagsabi walang ginawang paglabag. Kung meron man, sabihin na natin bakit kinakailangang ipasara. Ang daming nawala ng trabaho dyan. Sa Davao, pare, Davao City, merong istasyon ang ABS-CBN dyan. Maraming nawalan ng trabaho dyan. Yung mga taga-subaybay ng mga programa, nakikinig sa mga balita at impormasyon, o mga nabibigyan ng mga serbisyo publiko ng ABS-CBN, hindi lang sa Davao, maging sa iba't ibang panig ng bansa, pare. Galit yung mga yan. Bakit nyo kami inalisan ng karapatan, ha, na makapanood at makapakinig ng mga programa, balita, entertainment, ha, sa ABS-CBN? Nang dahil lang, alam naman natin issue dyan, eh, no? Yung bang sinasabing nagdamdam ang presidente. So, yan pare, ha. Tapos, ito pang paring COVID-19 pandemic na talagang nanalasa ng gusto sa ating bansa. Ngayon pare, ito pa. Ang pinakamaraming sektor ng ating lipunan, pare, ay mga manggagawa. Kung natatandaan mo, September 2018, 7 months bago May 2019 election, na September 2018, inutusan ni Presidente Duterte ang Kongreso urgent. Pinakikil na niya ang endo.
Pare. Endo. Anong contractualization, na? Ah, contractualization, no. Okay. Oo, natuwa pare mga manggagawa. Manggagawa, tama. Tama. Ibinoto ng mga manggagawa ang mga kandidato ni Presidente Duterte Noong May, noong May 2019 election. Ito na si Ste. Ito na si Ste, pare. Pagsapit pare ng July 2019, nanalo na yung mga kandidato ni Presidente Duterte. Ano ginawa ni Presidente Duterte dun sa pangako niyang pag-kill sa contractualization? Ibinasura, ni-reject nung nasa kanyang mesa na, pipirmahan na lang. Yun na ipasang panukalang batas ng Kongreso at Senado. Pipirmahan na lang, ha? Yung security of tenure, ha? Bill. Pare, in-reject. Ibinasura. Nagalit ang mga magagawa. Ano to, lokohan? Saka ba nakakita ang politiko na nangako na pinupad? Pangako lang naman yan. Lahat mo, pwede mo yung pangako dyan eh. Pagka nakaupo na, patay na kayo. Kalbaryo, abuti nyo. So, yan. Dyan lang tayo, pare. Dyan lang tayo mag-focus, ha? Sa dami ng nadismaya sa ginawa ng gobyerno sa IBCB, pagpapasara, yung mahinang response ng gobyerno sa COVID-19, dahil maraming naghihirap talaga dyan, ha? Hindi may tatanggihan, ha? At yung pagkadismaya ng mga manggagawa na ibinasura ni Presidente Duterte yung anti-endo bill. Contractualization, no? Oo, pare. Anti-endo yun, no? Oo. Ngayon, ang tingin nila, tapos nakikita ngayon nila yung may mga ginagawang yung matinding pagtulong. Nakikita nila yung action ni Vice President Lenny Robredo. Tapos, nagpa-survey sila, pare. Mismo sa mga page nila, groups ng DDS, inilampaso ni Vice President Lenny Robredo yung pambato ng DDS doon, si Mayor Sara Duterte. Sambay inilampaso yan, ha, sa mga page ng DDS. Alam mo mga DDS yan. No? Ngayon, siguro nakikita nila, tagilid sila. Tama. Oh, ito na, Mikey Arroyo. Mikey Arroyo, ha? Yan, nagsingit na. Talaga sila. Ayaw nilang mangyari, ha? Mare, no? Alam naman natin, pare, ang sistema ng politika. Lalo't kung may mga nagawa na pagkakamali ang nakarang administrasyon, check naman na kung sino man ang maupo, alimbawa, may mga pagkakasala yung nakarang administrasyon, talagang sasagasaan sila na pwedeng mangyari sa kanila yung nangyari kay dating presidente Erap Estrada. Erap Estrada. Ang taong bayan, dapat mag-isip-isip. Hindi birong balita ito. Hindi biro itong inihirit ni Juan Miguel Arroyo na anak ng dating presidente, Gloria Macapagal Arroyo. I am sorry. Hindi po biro, mga kabayan. Mag-isip-isip po kayo sapagkat para sa pansariling interes, itong inihalalatag nila sa Commission on Election, dinidiktahan ang Commission on Election na huwag magsagawa ng national election sa 2022. Pero ang sagot ng Commission on Election, unconstitutional. Unconstitutional sapagkat nakatakda na ang election sa 2022. Hoy, Congressman Representative Juan Miguel Arroyo, huwag mong idahilan ang pandemic. Huwag mo idahilan ang COVID-19 dahil gustong-gusto na ng taong bayan na naghihirap ngayon. Limang buwan na nasubukan ng kahinaan ng sistema ng mga namumuno sa gobyerno, alam na ninyo na galit na ang taong bayan kaya isinusulong mo ang no election sa 2022. Ano ba nakain mo, Congressman Juan Miguel Arroyo? Ito pa, pare. Ito pa.
nakita nila na talagang tumatagilid sila. Bakit? Ha? Pare, nagsagawa ng crackdown ang Facebook at ang mga nasagasaan. Magandang talakayin yan. Magandang talakayin. Pare, ang mga nasagasaan, ang mga kinil nila eh, no? Oh, kill. Oh. Sa Facebook, ay karamihan pare ay mga DDS page. Ah. So, ibig sabihin pare, kapag nangyari ito, yung nagkaroon ng eleksyon, yung dami pare ng mga Facebook ng DDS page saka groups. Hindi na nila magagawa yung ginawa nila nung 2016 presidential election na sa pamamagitan ng mga tinatag nila o tinayo nilang mga groups at pages na DDS na naninira sa mga kalaban. Hate campaign. Nakarang 2016 presidential election. Ginamit talaga yan. Nanira. Tapos, Nagtagumpay sila. Oo. Pabango ngayon sa kay Presidente Duterte na kumakandidato noon. Okay. Pare, nakikita mo ha, si Presidente Duterte, pare, yung natanggal yung swelas. Swelas! Kumalat sa social media yan. Paawa effect. Ayun. Ibig sabihin, talagang ang masa, mahirap, no? Kumakain ng tuyo. Kumakain ng daing. Oo, diba? Okay. Tapos, yun nga, yung natutulog sa Kulambo. Natutulog na naka-Kulambo. Ha? Naka-Kulambo, pero naka-aircon. Aha. Ba? Kasi, no? Pare, tapos, tinira ngayon nila. Ito na, kinanana nila yung mga sina Marrojas, sina Grace Bo, sina si Binay, ayan yung mga matitinding kalaban eh, no? Oo, okay. Talaga ka, binakbakan ng todo yan. Kahit si KBP Demolition. Kahit yung kay BP Lenny, lintik din yung atake nila kay BP Lenny noon. No? Okay. Kaya lang hindi nila kinaya dahil talagang malakas. No? Sinasabi nila, nagising na lang daw sila. Natulog lang, nagising na lang daw sila. Panalo na si BP Lenny. Itong mga DPS, hindi pala kilala ng mga ito kung sino si BP Lenny. Iyan ay asawa ni dating DILG Secretary at Mayor ng Naga na si Jesse Robredo. Man of the masses. Man of the masses. Magsaysay award 'yun. Awardee. Pare, yun ang original na makamasa kasi siya yung nakikipag-usap sa tao na nakatsinelas. Talaga. Totoo 'yan. Ha? Hindi katakataka 'yun na talagang sa kayong pamumuhay. Yun talaga 'yung pamumuhay na simple. Simpleng pamumuhay lang, simpleng pamumuhay, simple. 'Yun. At marami na, no? Maraming mga nagawa si dating si Yumaong DILG Secretary, dating Mayor Jesse Robredo na tumatak sa isipan ng mga tao. No? Unang-una, naging mayor 'yan ng Naga. Hindi nagtaguyod pare 'yan, ha? Hindi nagtaguyod ng political dynasty. Ha? Samantalang pwede niyang gawing, patakbuhin si BP Lenny Robredo noong mga panahon na yun, isang simpleng mamamayan lang, abogado, no? Ng mga abogado sa mga mahirap na mamamayan, no? Pwede patakbuhin ni Jesse Robredo yan eh. Pero hindi niya ginawa. Ayaw niya ng political dynasty. Na? Kaya wala siyang kamag-anak na nakaupo noong mga panahon na yun, nung siya ay buhay mayor ng Naga. Yun ang talagang masasabi natin na sabi nga ni Jesse Robredo, ha? Ang panulungkulan hindi pwedeng mahusay lang o matino lang. Dapat merge yan, magkasanib. Mahusay at matino. Di ba? Dahil yun, para dyan, sa ginawang pagtabla, sa pagawang pagtabla ng US sa Facebook, Facebook communication, Facebook ng
Armed Forces of the Philippines at MPNP para naapektuhan. Ha? Naapektuhan yung Armed Forces at yung PNP doon sa tinatawag nating masususpindi yung security assistance. Mm. Security assistance pa rin. Bukod yan. Dahil nadaling Armed Forces of the Philippines at PNP. Mm. Oh, bukod yan pare sa issue na isinulong pare ng US Congress. No? Dahil nga sa issue ng na pang-aabuso, paglabag sa karapatang pantao, no? Na kumbaga dalawang dagok 'to eh na tumama ngayon eh, no? Sa LP at PNP, ha? Yung pati yung Facebook page at group nila, kinil ng Facebook. Kinil yung kinil. Tablado na 'yun, tablado. At ngayon itong Congress, US Congress, yun nga nagsulong na pansamantala wag nang ituloy yung mga milita pagbibigay ng military assistance fund. Sa AP at PNP. Yun, so yung pare, kapatayan natin pare, titingnan natin no na yung mga issue ngayon ay talagang negatibo sa gobyerno. Alam nila 'yan. Kaya itong may mga kongresista tulad ni Mike Arroyo ang gusto walang eleksyon Juan kasi Miguel alam nila pare Juan Miguel, Juan Miguel. Alam niya na kapag nanalo si Pipileni Robredo ha eh baka yung baka may ibang kaso pa yung nanay niya na malo no Ganun. Talagang ganyan pare weather yan eh. Weather yan. Ganun lang yan. Pero sila nakaupo, gagawin nila lahat ng paraan para manatili sila sa upuan, manatili sila sa kapangyarihan. Gagawin nila lahat yan, pare. Pwede mangyari. Tukdulan maubos ang kabanang yaman ng Pilipinas. Tukdulan maubos ang pondo ng bayan ng Pilipinas, lahat ng inutang, maubos yan, magamit lang yan doon sa kanilang ambisyon na manatili sa kapangyarihan. Gagawin nila yan, pare. Huwag tayo papayag, mga kababayan, ha? DDS, no? Alam nila, kapag walang eleksyon, magtatagal sa poder ang kanilang Tatay Duterte, Tatay Digong. Wala talaga. At yung mga nakaupo ngayon, huwag tayo papayag, karapatan natin yan. Hindi tayo DDS, hindi tayo takot sa COVID, boboto tayo sa 2022 presidential, national, at local election. Karapatan natin yan. Huwag tayong papayag. Wala na naman tayo oras. Papaalam na ako. Alam ko may mga babatiin ka pa. Yung mga Isa lang. Isa lang babatiin mo, pare? Okay, sige, pare. Meron pa tayong dalawang minuto? Sige, pare. Dalawang minuto. Pare, singit ko lang to, pare. Yung, sige. Pare, yung napanood ko, pare, sa Reporters Notebook sa GMA7, pare, kagabi. Yung palang parang pinatay na anim na tao sa San Jose del Monte City, sa Bulacan. Pare, hindi pala sangkot sa droga yung mga yun. Ayun, nung nililinaw ko sa'yo nun, yung sinabi ko. Ang naging sistema pala niyang ganito, merong hinuli. May hinuli na isang sangkot talaga sa droga. Pero wala doon sa anim, ha? Doon sa lugar. So, habang nire-raid yung bahay, siyempre may mga ano sa kalsada, mga nakabantay, checkpoint ng police. Dumaan yung unang dalawang biktima nakamotorsiklo. Kalsada, natin daanan ng mga nakamotorsiklo. Daanan ng tao. February 13 yun, pare. February 13. Pa yung... last year. Wala pa mga mas-mas noon. No? Ngayon, hindi last year pare, ngayon lang. February 13 na 2020 ito. Ngayon, okay. Tinabi. May dumana naman na dalawa, tinabi. Tabi kayo diyan. May dumana naman dalawa, tinabi naman. Dinala lahat yan pare sa presinto. Pagdating doon sa presinto pare, yung asset. Abantayan mo yan. Ang ginawa ng asset parang may duda, kinunan niya ng picture. Habang mga natutulog, pipiring ang mata, nakatali ang kamay sa likod, no? At yun nga, nakonsensya. Pare, fabricated, gumawa sila ng bypass operation. Ayun. Dinala kung saan-saan, yung dalawa, unang sinalvage, pinalabas bypass sa February 14. Kinabukasan February 15, yung dalawa naman, bypass din sa ibang lugar,
sa San Jose. Okay. At pangatlo, no, February 18, pare. Yun, pare, matindi. Mm. No? Ngayon, mm. bakit nasisipag pumatay ng mga yan? Nang wala namang kinalaman sa drogay kanilang mga pinabatay. Ano yan? Komisyon. May reward? Komisyon! May reward na talaga na pumatay ng tao? Ay, komisyon! Ako. Okay, pare, alam ko, wala na tayong oras, ha? Sa Lunes, natinakahin natin yan. Pare, kawawa yung mga biktima. Ha? Okay po, ating mga kababayan, huwag po tayong uling papayag na walang eleksyon sa 2022. Kontrapelo po sa WBL 1242, Pablo Hernandez po, babalik kami sa Lunes, ganito rin oras. Magandang umaga. Okay, bago po tayo magtapos, babatiin ko muna, happy happy birthday kay Kabayan Ray Batalier. Hello, Kabayan Ray Batalier. Happy happy birthday, ha? May have many many more birthdays. Happy birthday. Birthdays to come. God bless you all. Ray Batalier, ang technician ng DWBL. Happy, happy birthday. Okay, mga kaibigan, hanggang sa Lunes po, happy weekend! Huwag tayong papayag na walang eleksyon sa 2022. Congressman Juan Miguel Arroyo, hindi ka magtatagumpay, kalaban mo ang taong bayan. Ito po ang inyong lingkod, si Danny Balasador Mario. Hanggang sa Lunes, bye-bye! A Dani Balasador Mario, Lunes, Miyerkules at Biyernes, alas 3 hanggang alas 5:30 ng umaga, sabayang mapapanood at mapapakinggan sa DWBL 1242 Facebook Live Streaming at Radio DWBL 1242. Pablo Reclamador Hernandez at Dani Balasador Mario, Kontra Pelo, ang programang maghahatid sa inyo ng napapanong isip, may init na balita, opinion at komentaryo. Pablo Reclamador Hernandez at Dani Balasador Mario, Kontra Pelo, sa DWBL 1242. The preceding program expresses only the opinion